sana po maisa puso natin yung mensahe na gustong iparating ni Mygz sa kanyang vlog na to. What's up mga kamamigs? Mali, ito po si Brian Landicho. Ayong ka ba, Brian? Nagsabing magandang hapon po sa atin dito sa Pilipinas. Magandang umaga, tanghali or gabi sa ating mga kamamigs na OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo. So ito po, newest vlog ni Mygz Molino, ng ating bunso Mygz Molino, yung Mindoro Special. Ayaw, magbigay po tayo ng konting reaction sa video na to or sa vlog na to. At kung bago ka po dito sa YouTube channel ko, don't forget na rin po to subscribe and then click nyo na rin po ang notification bell para po maging updated kayo sa mga susunod kong video. So without further ado, panoorin po natin. Napakadami pong mga pagkain na may ibigay niya tao na kailangan. At napakarami din po nang sumuporta kay Mygz. Madami po nagbigay ng tulong upang maging instrumento siya para makatulong sa ibang tao. So yun mga kabunso, welcome back po sa aking YouTube channel mga kabunso. For today's video mga kabunso, nandito po tayo ngayon sa Oriental Mindoro po. Dito po sa Pola. Ayan, kaya po dito ito po yung isa po sa napili po natin na bibigyan. Marami po lahat po ng mga kabambigas na to ay pamimigay po natin sa mga kahihirap po dito sa Pola Mindoro na alam po natin. Ang buhay po nila ay medyo hindi po natin masasabi. Kaya samahan nyo kami mga kabunso bukas para ipamahagi po sa mga may hirap po, sa mga nangangailangan po natin ng mga kabunso. Welcome! Yes! Welcome, Mygz, eh! Yan! Yan, ito I'm po Mary pala na. Si... Yan. Kilala po natin. Yes, ako si Mayor Ina. Yan, si Mayor Ina Alegre po. Siya po yung talagang tumulong po sa amin para maiparating po sa mga kabunsoan po natin dito. Bayan ng Pola. Bayan ng Pola. Kaya nga po, ito yung napili po natin na bigyan mga kabunso dahil sobrang kita-kita ko po. Yung mga panahon po talaga na magkasama po kami ni Mayor Ina dati-dati pa po, way back. Diyos ko, ang dagal na noon. Parang 15 years ago. Oo. Kasakasama rin po ako niyan sa pag-serve sa mga bundok kung saan-saan. Mangyan sa lahat. Yeah. So, sobrang thankful ako kasi binalikan niyo yung Pola na kung saan ang daming siyempre na naghihirap at tutulungan nyo, lalo na yung mga nag-sponsor sa kanya. Thank you so much. Siyempre kayo na sa mga kabunso nyo, kabunso nating lahat. Yes, kabunso. Diba? Kabunso nating lahat. So, sobrang yes, thankful na po. Lahat. Salamat sa inyo bilang punong bayan ng Pola. At ang laki ding bagay, yung mga kabunsoan natin or mga sumusuporta kay Mygz na nasa ibang bansa pati yung mga naandito sa atin sa Pilipinas, napakalaking bagay nung binibigay nila para maging instrumento si Mygz para makapagpaabot ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kaya napakasarap tingnan na may mga tao talaga na nagkakaisa na sumusuporta para sa isang mabuting gawain. Sana tuloy-tuloy lang yon para mas lalo pa madaming matulungan si Mygz. Sa ang tao nagbabago dahil sa experiences sa mga nakikita niyo nakakasalamuhan. At isa nga po kayo sa naging kaya nakaka-inspire niyo. So ayun nga mga kamamigs, mga kabunso, totoo naman talaga yon na ang tao nagbabago depende sa experience na pinagdaanan sa buhay. Kasi nga, 'di ba, sabi ang experience is isa sa the best teacher ng bawat isa sa atin sa ating buhay. Bale sa mga experience na pinagdaanan natin, meron tayong mapupulot na aral na makatulong sa atin para mas ma-improve pa yung sarili natin. Sa lahat ng meron tayo at sa lahat ng pinagdaanan natin, kailangan natin mag-improve. At yung experience din na yun ang isa sa mga pagbabago sa buhay natin. Pero syempre, sasamahan din natin ang gawa. Kumbaga yung mga pinagdaanan natin hirap sa buhay at yung mga natutunan natin sa buhay. So, kailangan natin i-apply yung mga natutunan natin
para mas maging maayos tayo at mas maging maunlad yung pagkatao natin. Ang Panginoon nagbibigay po sa isang instrumento para mabigyan po natin yung mga nangangailangan at isa po si Mayor. Mayor Ina Alegre po na naging instrumento po ng Diyos para maibigay po natin ang mga food na to sa mga nangangailangan. Sa dami ng nangyayari sa bawat isa, tunay na hindi pa din natin basta-basta masasabi ang bigat ng bawat isa hanggat hindi tayo mismo ang nakakakita nito sa ating harapan. So dito, ang laki ng impact sa akin na makita na yung mga tao nakikita mo na humingiti pa din sa hirap ng buhay. Sila yung nagpapakita sa akin na pwede akong pabagsakin ng problema pero iaangat ako kung maniniwala ako sa sarili ko na lahat ay may mapupuntahang maganda basta niniwala sa kanya. Napakaganda po nung punto ni Mygz nung sa sinabi niya na maari nga naman na pabagsakan siya ng problema pero hanggat may paniniwala siya or hanggat kumakapit siya sa Diyos, malaking bagay. Hindi siya basta-basta mapabagsak ng problema, basta matatag yung paniniwala niya sa taas. At ito nga po, nakikita natin yung nangyayari sa kanya. Despite of mga maraming mga nagbabash sa kanya or gusto pabagsakan siya, pero ito, patuloy yung mga blessings na dumarating sa kanya, na-extend niya sa ibang tao. Huwag tayong susuko sa bawat pagsubok na binibigyan ng Diyos sa atin dahil nga may kasabihan, diba, na hindi bibigyan ng Diyos sa iyo kung di mo kaya. Kumbaga, sinusubok lang tayo ng Diyos kung hanggang saan natin kaya or kung paano tayo mag-handle ng mga problema, ng mga situation na hindi ganun kaganda. Dahil doon, natutunan nating maging matatag, natutunan nating kung paano kumapit sa Lord. At yun ang pinakamagandang lesson sa lahat ng mga problema na ibinibigay sa atin. Na-realize ko na hanggat kaya natin tumulong, huwag tayo pagod. Gaano man kalaki o liit yan. Basta pagtulong yan, malaking bagay yan. Maliit lang yung buhay natin eh. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na makatulong tayo. Dahil ang laki-laki ng naidudulot noong pag-asa at saya sa iba. Napakatotoo naman po talaga nun na ang buhay natin is napaka-iksi lang. So, habang may chance pa tayo, habang andito pa tayo sa ibabaw ng mundo, gumawa na lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Tumulong tayo, sabi nga ni Mygz, maliit man or malaking bagay yun sa ibang tao. Kasi yung sa tingin natin is maliit, pero sa ibang tao, napakalaking bagay nun. Hindi yun sa halaga, hindi yun sa quantity ng mga material na bagay or mga pagtulong na ibibigyan natin sa ibang tao. Kundi yun ay kung paano natin sila nabigyan ng kasiyahan at nabigyan ng pag-asa sa buhay. Joker talaga to si Mygz. Ang dami kong natutunan sa pagbabalik ko nito. Natutunan ko na hindi natin alam kung kailan tayo pwedeng bumalik sa isang lugar at hindi rin natin alam kung ano yung magiging dahilan ng pagbabalik natin. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta at tumulong sa akin. At ito pong biyaya po na to ay galing din po sa mga nagmamahal din po ng mga kapatid natin o kababayan po natin ng mga OFW na nagtatrabaho po para sa kanilang pamilya. Pero pinili din po nila na tumulong kahit ang iba po sa nila ay mahirap din po. Pero pilit po nilang binibigay yung biyaya. Kasi nga po, sabi nga po, pag nagbigay ka, may kapalit para sa kanila. Kumbaga, ibibigay po ng Panginoon yung doble, triple na biyaya para sa kanila. So, saludo po at maraming salamat po sa ating mga kabunsuan or sumusuporta kay Mygz na OFW sa pagbibigay niyo po ng tulong. At suporta kay Mygz para nga makapagbigay si Mygz ng tulong. Yun nga sabi ni Mygz, kahit alam natin na lahat tayo is nahihirapan sa buhay, may pinagdadaan ng mga personal na problema, financially, or kahit anong klase po ng problema, pero andyan kayo na
handang tumulong, bukas ang kanila, ang inyong palad or taos ang inyong puso ang pagtulong. At yun nga, sa Lord na po ang bahalang magbabalik sa inyo. Saludo po ako sa inyong lahat, sa ating mga kabunsuan. Ang ilan sa mga... Gusto kong lumangoy para... Malinis naman po dito. Nadulas pa, mukhang maliligo ka na agad ah. Salamat dahil nabigyan ako ng pagkakataong bumalik dito. Na ang saya sa pakiramdam dahil yung pagbabalik ko, marami tayong natutulungan. At sa ganito pa, naging instrumento ako ng maraming taong gustong tumulong na may padala lahat ng gusto nilang itulong sa bawat isa. So, ayun nga mga kabunsuan, kamamigs, ang takeaway ko po dito sa vlog na to or ang lesson po na natutunan ko is patuloy lang tayong maging mabuti sa ating kapwa. Despite na may mga tao na gusto tayong pabagsakin, instead na matuwa sa mga ginagawang pagtulong, hindi nila nakikita yung kabutihan sa puso ng isang tao na gumagawa ng mabuti at tumutulong sa ibang tao. Sa halip, pilit pa rin nilang ibinababa, hindi nila makita sa puso nila yung kabutihan na ginagawa ng isang tao. Natutunan ko din dito sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Kailangan lang nating kumapit kay Lord para malampasan natin lahat ng ating mga pinagdadaan ng suliranin. At kailangan din na meron tayong mga support system, meron tayong mga kaibigan, ibang tao na handang tumulong sa atin, hindi man financially talaga, kumbaga spiritually, emotionally, na nakaalali sa atin sa panahon na may problema tayo. It's a cycle of helping. Diba? May mga tao na tumutulong sa'yo para makatulong sa iba at ikaw naman na binigyan ng tulong, ibinabahagi mo naman yung mga blessings na ibinibigay sa'yo ng ibang tao na handang tumulong para makapag-extend ng mga pangangailangan o makapag-extend ng tulong sa mga taong higit na nangangailangan. So, ayun po. Dami po nating natutunan sa vlog na to. At sana po maisa puso natin yung mensahe na gustong iparating ni Mygz sa kanyang vlog na to. At muli, maraming salamat po sa ating lahat, sa lahat ng mga sumusuporta kay Mygz, at sa patuloy na andyan, nagbibigay ng kanilang tulong para mas mapalawig pa yung charity na ginagawa ni Mygz. At ayun po, sana patuloy lang tayo sa pagsuporta, sama-sama po tayo hanggang sa dulo, at magkaisa po tayong lahat. At muli, ito po si Brian Landicho, ayon yung kababrayan, na nagsasabing stay safe po tayong lahat, palagi po tayong magdarasal, and God bless us all po.